Hi everyone! So, gagawin ko po itong video na to para doon sa mga nagtatanong kung paano nga po ba namin naiuwi na isama yung aso namin from Bahrain to Philippines. So, actually, nung nag-decide po kami na mag-for good sa Pilipinas, pandemic time pa po siya, kaya naman problema kami kung paano namin sasama yung aso namin. And that time, may quarantine pa po kami sa Pilipinas. Kaya, ang nangyari po noon, ang dami namin na pagtanungan, medyo gumulo yung isip namin, naisip din namin na i-travel agent na lang namin para wala na kaming ibang iisipin, magbabayad na lang kami. Kaso nung nalaman po namin yung price ng travel agent, 500 to 600, eh bukod pa po yun yung babayaran mong tax sa Pilipinas bago mo ma-release yung aso mo. Kaya ang napaisip ulit kami, nagtanong kami sa veterinary na baka may idea sila. Bibigyan ka po nila ng idea, kaso ang ibibigay nilang idea sa'yo is kailangan mo kumuha ng health certificate, kailangan mo ng ganitong turok, kailangan mo bago mag-book ng ticket, may microchip yung aso mo. Tsaka depende po sa breed ng aso, yung na pwede mong i-travel that time. Tapos, since nakabook na po kami ng ticket noon sa Gulf Air, tumawag ako sa Gulf Air, nagtanong din ako sa kanila kung pwede ba ako mag-book ng ticket ng aso namin sa kanila. Kaso sabi nila, hindi sa kanila nagbubook ng ticket ng aso. Tapos, ayun, wala nga rin silang naisagot. Ang dami ko rin napagtanungan, nanood ako ng YouTube. Kaso yung mga YouTube na napapanood ko is hindi naman galing sa Bahrain to Pilipinas. Normally galing sa US, yung mga napapanood ko, iba naman po yung requirements sa US kesa dito sa Bahrain. Tapos, nagtanong naman ako dun sa may mga taong may experience na nakapag-uwi ng aso nila from Bahrain to Philippines. Akala ko makakakuha ko ng step-by-step na sagot sa kanila, pero hindi rin po pala. Bibigyan kanila ng idea, pero hindi yung one by one. Isasama rin nila yung ibibigay nila sa yung idea para may uwi mo yung aso mo. So yun, hindi rin kompleto. Nag-isip na naman kami kung paano nga bang gagawin namin. Hindi ako nakontento, tumawag ulit ako sa Gulf Air. Sabi ko sa kanila kami nakabook ng ticket, paano namin may sasama yung aso namin. Buti na lang, yung pangalawang nakasagot dun sa napagtanungan ko, hindi niya rin alam actually. Ang sabi niya lang sa akin, binigyan niya ako ng, sabi niya sa akin, kailangan mong tumawag dito sa cargo shipping company. Tapos sa kanila ka magtanong. Napaisip ako, bakit sa cargo shipping company? Hindi ko naman ipapakargo yung aso ko. Isasama naman namin siya sa flight pauwi sa Pilipinas. So, tinawagan ko na lang yung number na ibinigay niya. Tapos sa yun, nung tinawagan ko, dun po ako nakakuha na 100% na natahimik yung utak namin. Tapos nung nakausap ko nga po yung tao na tinawagan namin from the cargo shipping company, pumunta agad kami doon, kaming mag-asawa, para itanong kung magkano nga yung ticket. Yun agad yung una yung pinroblema, yung ticket talaga ng aso namin. Kaso ang sabi niya, bago nyo mabook yung ticket, kailangan dalhin nyo rito yung aso nyo na may cage na. So, bumalik na lang kami. Pero bago kami umalis ng nung cargo shipping company nga, binigyan niya kami ng mga requirements, step by step, kung ano yung gagawin namin bago niya i-book yung ticket. Tapos, may binigyan niya, 5 papers po yata yung binigay niya sa amin noon. Yung unang papers ay yung SPS, import clearance, na manggagaling sa Pilipinas. Yung pangalawang papers po is yung export clearance na manggagaling mismo dito sa Bahrain. Yung pangatlo po niya ay yung health certificate na manggagaling sa veterinary mo dito sa Bahrain. Yung pang-apat po niya ay yung booklet, yung pet, yung tinatawag nilang pet passport ng aso mo. Pero hindi po talaga siya actually totally passport. Yun lang po yung book kung saan may record ng mga turok yung aso mo. Tapos yung pang-fifth na paper na binigay niya sa amin ay yung ticket. Yung magiging, binigyan niya lang po kami ng 5 papers na example ha, para may idea po kami na, ay, ganito pala yung itsura ng ticket ng aso. Ay, ganito pala yung itsura ng health certificate. Para may idea ka kung ano-ano yung mga papers. Familiar ka sa mga papers na kukunin mo para sa aso mo. So, ayun, binigyan niya kami lahat yun. Sobrang naliwanagan yung isip namin. Sobrang nakampante kami kasi alam namin, may kasama na namin yung aso namin sa amin. Pag-uwin namin sa Pilipinas. Tapos, ayun, nung pangalawang balik nga namin, kasama na namin yung aso namin. At saka may cage na rin siya.
yung cakes na yon binili lang namin siya. Nakalimutan ko kung saan namin siya binili eh. Pero syempre bago ka bumili ng cage, kailangan mong itanong muna sa kanila kung approved ba to for international flight. Kasi hindi po lahat ng cage na mabibili mo ay approved for international flight, like for live animals. So kailangan nyo po yung i-make sure. At saka depende po sa size ng kayo na po ang bahala bumili ng size, mamili ng size ng dog cage para sa aso nyo. Syempre, kung bibili kayo ng cage, 'di ba, yung medyo malaki sa aso nyo para at least comfortable naman sila sa flight, lalo na ilang oras 'yun. 3 hours before flight, kailangan yung aso nyo nandun na po siya sa Delta Shipping Company kasi sila na yung mag-aasikaso noon eh para sa paglipad ng aso nyo. Tapos ayun nga po, nung pagbalik namin, kasama na namin yung aso namin, chinek nila yung size ng aso, yung timbang ng aso, yung size ng cage, yung timbang ng cage na nasa loob yung aso nyo. Saka lang po nila sasabihin sa inyo kung magkano yung ticket na magagastos nyo para sa aso nyo. So yun nga po, na-check na nila yung size, tapos tinanong nila kung kailan yung flight namin, sinabi namin yung date ng flight namin. Unfortunately, hindi namin siya maiisabay sa flight. Bakit? Kasi po, may nakabook ng pusa sa araw ng flight namin. Doon din mismo sa Gulf Air. Same flight, may nakabook na pusa. Eh, hindi raw po kasi pwedeng magsama yung magkaibang animals sa iisang flight. Kaya ang nangyari po, naibook namin yung aso namin the next day ng flight namin. So parang naiwan muna siya na isang araw. Ang ginawa namin, kami pa rin po yung sender ha. Ang ginawa namin, since naging pabor naman po sa amin. Bakit? Kasi po, that time ay pandemic, meron pa pong quarantine sa Pilipinas. Nag-quarantine pa po kami doon ng 2 days. So, kaya medyo pabor din sa amin yung nangyari na madelay yung flight ng aso namin ng 1 day. 3 hours before flight po, ang nagdala na lang ng aso namin sa Travel Shipping Company is yung friend namin, including the original documents. Iniwan po namin yung mga original documents na kailanganin sa airlines ng aso namin. Original papers po ng aso, i-hand over po siya sa airlines, sa Gulf Air, same flight ng aso nyo, upon check-in. Tapos, sa Pinas nyo na po makukuha yung mga original documents na iniwan nyo kasama yung aso nyo. Itong video na to nakatulong para doon sa mga nagtatanong sa akin sa YouTube, para doon sa mga hindi ko nare-replyan. Actually, kasi ang dami nyo rin po nagtatanong sa akin. May mga nag-message din po sa akin sa page kung paano nga po. Kaya napaisip na rin po ako na gawin yung video na to. Sana po makatulong ng malaki sa inyo. May travel nyo ng safe yung aso nyo, kasama nyo. Pa-like and subscribe na rin po dito sa channel. And don't forget to share na rin po para makatulong din sa amin. Salamat!